Magandang araw po sa inyo. Ang topic po natin ngayon ay kung ano ang pagkakaiba ng Red Cardinal sa Catawba. Okay, so pareho pong meron ako niyan. Meron akong Catawba. Ito po yung Catawba at Catawba grapes at meron din akong Red Cardinal. Yung pong Red Cardinal, ito ay table grapes. So ito yung pag namunga at nahinog, pwede mong pitasin at tuloy kainin na. Yun po yung table grapes. Ang Catawba naman po, ito ay wine variety. Hindi po siya table grapes. Okay, so maasim po yung bunga nito. So, sa lasa pa lang, magkaiba na sila. At ito po ay dark violet to black ang kulay po ng bunga nito. Ang Red Cardinal, from the name itself, kulay pula naman ang bunga nito. Pareho po silang may buto. Ngayon, kung kayo po ay nahihilig at first time pa lang na magtatanim ng ubas, ang unang-unang advice ko po ay bumili kayo ng rooted cuttings. Opo, yung rooted cuttings, ibig sabihin, meron na po siyang tubo, at least 1 foot na po yung taas niya, tapos meron na siyang ugat. Para buhay na siya, madali na siyang itanim. Yun po ay kung kayo nag-uumpisa pa lang, ano po. So, rooted cuttings, kasi doon po, pagka meron na siyang dahon, madali mo nang ma-differentiate kung ano ang Catawba sa Red Cardinal. Unang-una po sa dahon. Ano po? Ang itsura po ng dahon ng Red Cardinal, pagka rooted cutting siya, ay maliliit na ganito. Okay? Maninipis po ang dahon niya pagka hinipo ninyo kumpara sa dahon ng Catawba. Ito po ang dahon ng Catawba. Okay? Medyo pointed po yung mga ends nung kanyang dahon. Kumpara naman po sa Red Cardinal, medyo pabilog ng konti yung mga ends niya habang bata pa yung mga dahon. Okay? Ngayon po, pagka nakakita kayo halimbawa ng Catawba na ang dahon ay may ganito, may deep sinuses na sinatawag, ito pong mga papasok na guhit na ito sa dahon, Catawba pa rin po yan kasi po nauna yun nga medyo makapal ang dahon niya. At pag medyo nag-produce na siya ng mga permanent leaves niya, ganito na po ang hugis ng dahon. Okay? Sa Red Cardinal naman po, ang hugis ng dahon niya, pagka magulang na ang mga dahon, ganito na po ang itsura. Meron na siyang deep sinuses. Okay? Yan po. Pero manipis pa rin ang dahon niya. Okay? So, yan po ang Red Cardinal. Ito pa yung isa. Okay. So, importante po na malaman ninyo kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Kasi po, kung ang gusto ninyo halimbawa maging tanim ay table grapes, dapat po, I would advise you go for the Red Cardinal kasi kakainin nyo siya eh. Gusto nyo matamis eh, di ba? So, para siyang yung mga nabibili natin sa supermarket. Kaya lang, ito po ay may buto. Hindi po siya seedless. Okay. So, yun po yung sa dahon. Ang pangalawang advice ko po, kung kayo ay bibili ng rooted cuttings ng ubas, bumili po kayo doon sa reputable dealer or seller ng mga rooted cuttings. Okay, para po maiwasan na yung mapepeki ka. No? Kasi po nangyari na rin sa akin yan na ang nabili ko ay Catawba. But just the same, madali naman patubuin ang mga Catawba as compared po dito sa Red Cardinal na medyo maselan, lalo na pagka nauulanan. So ayaw po ng Red Cardinal ng nauulanan. Okay, dapat po yan merong bubong, kapareho po ng ginawa ko dito. Nilagyan ko siya ng bubong. Hindi pa lang ako nakakabili ng polycarbonate. Dapat po kasi yan, transparent. Ngayon, ang pangalawang, ang isa pang advice ko po, yun nga, bumili ka sa reputable dealer. In my case, I bought this Red Cardinal from Dizon Farms. Sila po yung nasa loob ng Nino Aquino Parks and Wildlife. Ang bili ko po dito is 250 ang isang rooted cutting. Sa Catawba naman po, ang bili ko ay 75 pesos lang ang isa. So, doon pa lang po sa presyo, makikita niya na ang pagkakaiba. So, kahit sabihin sa inyo na Red Cardinal yan, pero ang benta niya halimbawa ay 75, 100, or 150, magduda ka na. Kasi malamang po yan ay Catawba. Ang
Red Cardinal po kasi, mga yung 1 foot height pa lang po niya na rooted cuttings, nasa 250 o 300 na po ang bentahan. At least dito sa ano, sa Metro Manila. Ewan ko lang po yung sa ibang lugar, baka mas may kamahalan pa. Okay. So, kung gusto niyo po magkaroon pa ng mga dagdag na kaalaman tungkol sa pagtatanim ng ubas, pwede kayong sumali sa mga ano, sa Facebook group ng mga grape growers dito sa atin. Meron po sa tinatawag na Central Luzon, merong Calabar Zone, or merong nagpapatubo din sa Mindanao. So meron po mga Facebook pages yan na pwede nyong salihan para kayo magkaroon ng dagdag na kaalaman tungkol sa pagtatanim at pagpapalago ng halamang ubas. Okay? So yun lamang po. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea kung paanong ma-differentiate ang pagkakaiba ng katawba sa Red Cardinal grapes. Okay? Basically, sa dahon lang po yan. And secondly, try to get your stock from a reputable dealer para po maiwasan yung iba or maling variety ang maibigay sa inyo. Okay? So, maraming salamat po, and hope to see you in my next video. Bye-bye!